Sa pagpapatuloy ng ating election series na Caribal, tututukan naman natin ang probinsya ng Isabela kung saan apat na kandidato ang maglalaban sa pagka-gobernador. Dalawa po sa kanila ang dati nang may karanasan sa pagiging gobernador ng Lalawigan at nagkatunggali na rin noon para sa nasabing posisyon. Balitang hatid ni Ian Cruz. Kwentong David versus Goliath, ganon inihintulad ang panalo ni Grace Padaca laban kay Faustino D. Jr. noong 2004 elections. Isang dating broadcaster na may polio at walang kaanak sa politika. Natibag ang matibay na hawak ng angkang D sa Kapitolyo ng Isabela. Matapos niyang talunin si Faustino D. Jr., nakaharap naman ni Padaca ang kapatid dito na si Benjamin D. noong 2007 elections. Pero iprinotesta ni Benjamin ang resulta at noong 2009, idineklara siyang panalo ng COMELEC. Noong 2010, binangga naman ni Padaca si Faustino D. III o Boji na kasalukuyang gobernador ng probinsya. Nauna siyang tinalo ni Boji noong 2001 elections nang tumakbo si Padaca bilang kongresista. Noong walang ibang gustong lumaban, ako kahit alam kong parang ang hirap nilang banggahin ay lumaban pa rin ako. Ang nilalabanan ko ay isang sistema. Siguro naman ang political dynasty hanggang para sa akin ginagawa ng ang obligasyon at tungkulin ng isa. Habang ito dumadaan naman sa halalan, eh wala naman akong nakikita rin mali sa ginagawa. Dahil hindi naman ina-appointar kami kundi. Ang pamilya D, mahigit kalahating siglo na nakaposisyon sa gobyerno. At ngayon, lahat ng walong miyembro na angkan na nakaupo, tumatakbong muli para sa iba't ibang posisyon. Habang si Padaca naman, dalawang kaso ng graft ang kinakaharap. Una, noong 2012, matapos simanon niyang magbigay ng 25 milyong piso sa isang NGO para sa isang proyektong hindi dumaan sa bidding. At noong 2014, matapos itong hindi umano mag-file ng kanyang SALN o Statements of Assets and Liabilities mula 2007 hanggang 2010 habang siya ay gobernador ng Isabela. Politika ang itinuturong dahilan ni Padaca sa likod ng mga kasong ito. Nakabinbin naman ang parehong kaso sa korte. Sa darating na eleksyon, muling magkaribal sina Padaca at Boji kasama ang dalawa pang kandidato rin sa pagka-gobernador. Mas may malaking mga bagay pa rin tayong kailangang labanan at hindi dapat natapos noong 2004. Meron po mga karapatan ang lahat ng gustong kumandidato para mayroon din mga option pagpipilian. Ang Isabela ang itinuturing na rice and corn granary ng Pilipinas kasama ang Isabela sa 10 pinakamayamang probinsya sa bansa. Ian Cruz, GMA News.